Ito ang storya ng isang magtataho sa Parañaque City. Kilala sa kanyang inilalakong pampainit sa almusal. Pero isa rin pala itong matinik na shooter dito sa kanilang lugar. Dito sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. Ang madalas na ruta ni Jomar o mas kilalang taho sa kanyang mga parokyano. Si Jomar Morales Fernandez, 43 taong gulang, 43 po. Taong 2010 nang magsimula si Jomar maglako ng taho. Dahil hindi sapat ang kanyang kinikita sa pagtitinda nito, naisipan niyang gamitin ang kanyang talento sa basketball. Dahil si Jomar, malaalan kay Dick daw kung bumitaw. Papanggap po kung siya lang itong titinda lang tao, pero talaga pong meron din po kung talento sa pag-shoot po ng bola. Yung sinakakakuha po ko siya ng libo. At dagdag na po yan, yung siya po mas malaki pa yung kita ko sa pag-shooting kasi ang kinikita ko lang sa tao, minsan 700. Maaga pa lang abala na si Manong Jomar para kunin ang kanyang itinitindang taho. Ito po yung pabrika ng taho na kumukuha po ko ng taho dito po. Pasok po tayo para makita niyo po. Po, sir, nililinis. Oo, yung nililinis. Yan lang po kami ngayon. Ito po yung pabrika. Dito po, pagluluto ng taho. Salaan po yun. Yan po yung lutuan. Alas 3 ng madaling araw, niluluto na po yan. Tapos amoy pa yun ng mga alas 4, media, alas 5. Tapos alas 5, ititinda na po yan. Pagluluto po, titinda ko. Tapos po mayroon po ako minsan dalang bola, talaga pong sinasadya ko. Pag may nadaanan po ako na naglalaro ng shooting, sumasali po ako. Nadadagdagan po ang kita ko, naikot po yung lugar ng Makati. At tumalaban po talaga ako ng sablay talo. Ibig sabihin po ng sablay talo, pag sumablay po ang tira ko, talo na po ako. Nakapanalo po ako ng isang malaking pustahan po doon po sa Makati. Nalo po ako ng may 20 plus. Marami po kung yung naitulong sa akin pagkagalong. Medyo mahirap siya magbuhat, lalo na pag puno pa. Pero pag habang tumatagal, habang nababawasan, gumagaan. At nakakabenta ka. Ato! Magkano, boss? Tapos kung magtinda ng tao, dito na ako. Barangay Moonwalk, San Agustin. Ito po, ngayon po yung Ginba. Ito po kung ano kung ang gagawin. Ito na po yung dating court at wala na po siya. Dito po ako naglalaro. Ito po ako nasa nang gusto sa paglalaro ng basketball, paglalaro ng shooting. Nakakasama namin to, tsaka talagang kilala namin to, bata pa. Kasi kaya kami nagagalingan din sa kanya. Maraming nakakalaban dito yan. Lagi naman siyang nananalo eh.
Kaya talaga isa siya sa magaling na maglaro sa shooting. At dahil putok ang kanyang pangalan dito sa kanilang lugar, madalas itong dayuhin ng iba pang shooter na nais siyang makalaban. Meron pong pagkakataon na dinayo po ako dito sa aming lugar. Hinahanap niyo po si Tao dahil gusto niya makalaro. At yung matanda na po yun, isa rin po sa gawain niya po yun ang dadayo-dayo rin po sa mga shooting. At ang tao na yun, natatalo ko na po at hindi niya alam na ako po pala yung magtatao. Hindi siya pa makapaniwala dahil hindi po siya halos makapanalo sa akin. Ito, nakaraos na rin. Kasi medyo kunti na lang, pauwi na. May pangkain na rin sa pamilya. Medyo na-into rin ako pag medyo maulan po. Talagang hindi po ako nakakapagtinda tulad nung nakaraan po. Puro maulan. Pandemya, bawal po lumabas. Tagal po hindi ako nakapagtinda. Pero ngayon po, eto. Natapos na rin ang ano. Salamat po sa Diyos. Ito, tapos na rin. Bende po ng baldi na tao. Tutubo po ako ng 1,000 po pag 1,400. Pag buno po, 1,500. Labas na po yung punan doon. Matapos ang kanyang pagtitinda, pag-aalaga naman sa kanyang dalawang anak ang trabaho ni Manong Jomar. Ito anak ko po. Po yung ano, mahilig naman po siya sa chess. Bata pa lang, 5 taon mahagod, mahilig naman chess. At kami po ay nagbabanding. Ito po ako sa aming bahay. 16 years old raw nang magsimulang magsanay si Manong Jomar sa basketball. Simula po ako naalaman ko po may talento po sa aking shooting. Nagpa-practice po ako, nagpa-practice po ako ng tangali, tapos babalik na naman ako sa hapon. Alos mag-hapon na sa basketballan po ako. Kadalasan po ako sa basketballan, may mga lumadayo po tayo ibang lugar, lalabaran po namin. Noong kalakasan ni Manong Jomar sa basketball, naging varsity player pa ito sa kolehiyo. Ilang beses na rin nag-champion sa mga 3-point contest at laging hugot sa malalaking liga. Madalas rin silang magtapat ng isa ring kilalang shooter dito sa Paranaque na si Mike Bernal na nakapagtala ng 43 3-pointers sa isang laro. Nagkakalaro rin po kami, nagkasama po kami, nakadayo po kami sa multinational village. Kasama ko po siya, kami po ang dalawa at isa po ay kilala rin na talagang shooter doon. Kaya medyo nakakapanalo kami. Ito po yung court ng libo po, at up court. Pero ngayon po, tataya na po kami yung 300, 500. Nagpanalo ko po nun. May 2 plus po yung panalo ko nun. Ito po yung nilalaroan po namin. Dahil sa pandemya, isinaralan muna po. Nang magsimula ang lockdown, hindi na siya nakakadayo sa iba't ibang lugar. Lubos na apektuhan ang kanyang kabuhayan. Kaya si Manong Jomar, doble diskarte ngayong panahon ng pandemya. Sa ngayon po, isa rin po sa pinakakitaan ko po ay pagtitinda po ng balot. Galing po kasi akong kumpare na binigyan po ako ng bike para magtinda po ako. Kasi po ang aking asawa ay uuwi po ng hapon. Para may magbantay po yung aming dalawang anak, sa gabi naman po nagtitinda rin po ako ng balot. Ito na po yung bike na ginagamit ko. Sa araw na ito, binigyan namin ng pagkakataon si Manong Taho na maipakita ang kanyang galing sa pag-shoot ng bola. Yan. So kasama natin ngayon si Kuya Jomar o mas kilalang Taho. Kasi siya magtatao sa Paranaque at isa rin kilalang shooter. Ngayon, meron akong challenge sa iyo, ang isang shooting challenge. Kakasa ka ba? Opo. Yun o.
So mga ka-Hoopex, no, kung nanonood talaga kayo sa Hoopex Basketball, ginawa na natin to shooting challenge kay Tatay Jun Orsilino. So yun nga, Tatay Jun, rest in peace. At alam ko nanonood ka sa amin at gabayan nyo kami palagi. Dahil mahigit isang taon nang di nakakahawak ng bola si Manong Jomar, binigyan muna namin siya ng oras para makapag-warm up. Pa lang ako. Iba naman ano yan. So, ito ang mechanics. Meron tayong 5 designated area. Kunwari ako tumira sa gilid, shumut, lipat ako dito. Ganun din sa'yo. Pero ang sa'yo, pag shumut ka dito, automatic 100 pesos na agad. Kabubuan ng 500. So meron tayong 4 rounds. Pag nakompleto may 4 rounds na yun, meron kang 2,000 na yun. Okay, bayan tayo. Okay. Ready ka na ba? Okay, ready na. Upisa na natin ang shooting challenge. Pipilitin kong manalo. Para sa pamilya ko. Bukan ko yung galing ng mas bata sa akin. At nakita ko yung idol ko sa laging papanood sa YouTube. Kaya laking pasalamat ko. Nakapasama ako dito sa Hoopex. Talagang nanonood talaga si tatay ng Hoopex. Hoopex kaya lang hindi ko mayawang talaga. Legit subscriber si tatay. Hep, hep! So yan, sisimulan na natin ang shooting challenge at ako ang pinauna ni Tatay Jomar. Paunahan mo ako dun, ha? So may nagaganap na shooting challenge dito. Ang kalaban ni Choke si Manong Taho. Grabe naman yun si Choki! Shooter ah! Choki on the third try, it's go to the good! Oh, first advantage! Baba! Choki in the first try, it makes a tap! Oh no! Shabu! Manong Taho. Ang grabe, umabol na yun. Hinahangin. Ano? Ayun mo, isa mo, hinahangin. Sa ngayon, meron ng 300 si Manong Taho. Nakuyari! Buti kinakapos, oh. Yan, so leading si Choki sa first round. Ayan, nasa last part na si Choki. Hey, boy! Kasi pa tayo, para kabahan! Bang! Ayan na, all na, nakabawi na si Manong Taho. Huwag na si Manong Taho ito, panalo siya sa first round. In! Tayo tayo! Bang! Panalo! First round, panalo si Manong Taho sa first round. Nakahabol siya doon kay Choki. So meron siyang 500 pesos. Tignan natin magaganap sa second round. Iinit si Manong Taho. Ayan na! Pakagat lang pala eh. Grabe na. Bang!
sunod-sunod na. So may 800 pesos na si Manong Taho. Pesos na yan! Grabe, may 1,000 pesos si Manong Taho. Hindi ako pinalis ha. So grabe, nilabs ito. Ano muna? So ako pinauna. Round 3. Talunin natin si Manong. Hindi ako makashoot sa kabila eh. Oh, hindi na ako makashoot. Ah! Init na. Paal nagpalaki na. 100. Yun! Jump shot. Hindi mo alam kung inaangin. 1,200 na yun, grabe, hindi na naman yata paalis si Choki. Bawas ang talent mo, Choki! Slowly but surely, sorry, hindi na shoot, pero diretso. Yan na! $1,300 para kay Manong Taho. So sa third round, last two spots na lang si Manong Taho. $1,400 na yan! Grabe! $1,500! Grabe naman si Manong Taho. Chok, third round. Isa pa ba tayo? Medyo nakakapakapa na ang konti yung aking talento, medyo nakaka-shoot na rin. Hindi pa, medyo hindi pa ako 100% nun. Hindi ka pa po 100% nun? Paano kaya pag 100% na yun? Tayo, papakagat lang ako. Sa mga round, sige. Pipilitin ko manalo. Sige. Tatalunin lang kita, di na kita pagbibigyan tayo. Basta ang goal ko lang, manalo. Yun lang talaga, may shoot lang. Game na to, tay. Promise, kasi nahangin lang itira ko. Tsaka kagising ko lang. Warm up. Siya mauuna. Round 4. Last round. Lali ka na sa akin, tay. Lamang na lamang na si Choki. Nasa gitna na si Choki. Yan na. Mukhang mananalo si Choki dito. Hindi na pakagalawin si Manong Taho. Ayan na. Chok, yari ka. Ayan na Chok. Mahabol na. 1,600. And nice, ano lang! Wow, so may 1,700 na si Manong Taho. Kaya hindi ako sa ECM. 1,800! Tabla na sila ng pwesto ni Choki! Ako! 1,900! Mukhang mananalo naman si Manong Taho! Oh, may habol daw, may habol. At talagang tatry mo pa, ha? Grabe! Congratulations po, napaka-shooter po talaga. Tsaka isang napaka-saludo dahil sa edad nyo pong 43 na paglaro pa at nakapagtira pa ng basketball, no? Siyempre isang karangalan na ma-imbitahan ka po dito sa ating shooting challenge at sana po yung napanalunan nyo is makatulong sa inyo. Si Manong Jomar po ay merong 2,000 pesos in total. Nangangapa pa nung una pero nung nakuha ko yung momentum, nakahabol-habol. Ito na ang pinakamalaking hamon sa'yo. Kakasaka ba sa totoong 3-point shooting challenge talaga?
Kumbaga 3-point shootout. At ang mga kasali dito, si Richard Albu, si JC Cifra, nag-tie sa Guinness World Record sa shooting. Uy, si Mike Bernal, na nabisita natin, na shooter din. Naglaban na kami sa isang 3-point shootout sa Paranaque. Pangalawa ko sa kanya. 1 point lang ang lamang. Uy! Sumukong babawi. Okay. Baka ito ng pagkakatong makabawi ako kay Mike. Mong rivalry pala to, ah. Rivalry sa Paranaque, no? Oh, maganda-gandang abangan to. Abangan sa susunod na episode.